Dalawang linggo na lang, magbubukas na ulit ang eskwela at nasa isip na muli ng mga magulang ang pangmatrikula. Lalo na ngayong sinabi ng Department of Education na may mga pinayagan na itong magtaas ng tuition ng mula 5 hanggang 15%. There were some schools which applied for a higher rate, higher than 15%. We return it in saying that we're limiting the increase only up to 15%. Sir, bakit po? Bakit limited? Well, the regional director, the regional office is given that empowerment to limit. So we would want to ensure that the tuition fee in the private school should not be exorbitant. Sa nilabas na listahan ng DepEd, kasama ang 170 paaralan sa Metro Manila. Karamihan nasa Quezon City at Maynila. Sa Navotas lang walang magtataas ng matrikula. Bago maaprubahan ang hinihinging tuition hike, dapat nagkaroon muna ng konsultasyon. 70% rin ang increase dapat mapunta sa dagdag sahod at benepisyo ng mga tauhan nito. 20% sa modernization o pagpapaganda ng mga pasilidad ng paaralan at 10% lang ang sakita. Minomonitor daw ng DepEd ang mga pribadong paaralan para masigurong sinusunod nila ang formula. We have private school supervisors and in the current setup of the department, we have the quality assurance division at the regional office. One division that's looking at the affairs of private schools. Ang mga pampublikong paaralan, nakaasa sa pondo galing sa gobyerno o mga donasyon. Ang bagong Diwa Elementary School sa Maynila, nakitaan ang mga bitak ang mga gusali nito noong Enero. Kaya umalis sa mga guro at estudyante. Nakikigamit muna sila ng isang gusali sa kalapit na Jacinto Zamora Elementary School compound. We are really squatting in another school because of our building being demolished for a new building. Kaya dalawa kaming principal. 20 classroom lang ang nagagamit ang bagong Diwa para sa mahigit 1,000 estudyante. Dahil kulang, shifting ang mga bata. May papasok ng kasing aga ng 5:45 a.m. hanggang 12:30 ng tanghali at may papasok ng 12:30 ng tanghali hanggang 6:30 ng gabi. It's hard because we have a limited area for our pupils. We cannot go beyond the area where we are housed. Para hindi maghalo yung mga estudyante ng bagong Diwa Elementary School at ng Jacinto Zamora Elementary School, ang kanilang solusyon, tabla na ginawang pansamantalang pader. Ang panawagan ng bagong Diwa Elementary School sa DepEd, mapastruck yung permit to demolish so that we can have the building started na. The contractor said that it's about a year or two. Tugon naman ng DepEd, basta't napagkakasya naman daw ang mga bata at nasusunod ang curriculum, ayos lang daw ito. Mahalaga raw kasi ang kaligtasan ng mga estudyante, kaya di muna sila pinatutuloy sa peligrosong gusali. Dapat din daw hilingin ng implementing agency sa contractor na pabilisin ang pagsasaayos sa gusali ng bagong Diwa Elementary School. Tina Panganiban Perez, GMA News.